Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa Kapihan na Zamboanga sa SM City Mindoro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Mindoro, MCTV at eMedia. We are live via PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, One TV Philippines and via cable televisions at MCTV and eMedia. Happy Kapihan Wednesday po! Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Ang linggo po ng July 17 to July 23 is NDPR or National Disability Prevention Rehabilitation Week. So that's NDPR Week po for the year 2022. Or annual po natin yung ginugunita or sineselebrate po. So with that, we have our special guest po this today sa ating program. We have Sir Teddy Cahill, the Social Welfare Officer of ABRC and also the President po of Zamboanga Peninsula Federation of Persons with Disabilities. So welcome po. Sir Teddy is also has is visually impaired. So part po si Sir Teddy ng ating PWD community. Welcome sa ating program once again po, Sir Teddy. Good afternoon. Buenos dias a todos. Magandang araw ho sa lahat, Mamay. Salamat for having me here. Ayun. It's a pleasure po to have you here sa ating program. As mentioned po, we are of course celebrating once again yung ating NDPR Week or our National Disability Prevention and Rehabilitation Week. What is the relevance, Puwa, parati nating tinatanong, what is the relevance of celebrating this NDPR po, NDPR Week? Yeah, actually, precisely, there was actually a proclamation to that effect, Mamay, and this is proclamation number 361 that declares every July 17 to 23 as National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, itong tawag nila kung minsan, NDPR ho, precisely is to raise awareness of the public on the plight of persons with disabilities. Alam naman ho natin na ang sector namin ay medyo susceptible sa deprivation or sometimes even discrimination on the basis of disability. So, ito isang instrumento o pamamaraan ng gobyerno na sa araw na ito, sa linggong ito, magkakaroon ng aangat yung kamalayan or sensitivity ng publiko tungkol sa mga karapatan ng mga taong may kapansanan. Alam niyo ho, kung pagbibigyan lang naman ang mga taong may kapansanan ng pagkakataon, sila din naman ay contributory to nation building. So that's one of the reasons why we have this NDPR Week observance. Actually, it's really again to raise awareness of the public on the plight of persons with disabilities. Yes, Sir Teddy, ano po ba yung ating theme of this year's NDPR Week? For this year's, actually, it's a 44th observance. Nakatutok siya, Mamay, sa edukasyon, pantay na edukasyon, trabaho at kabuhayan. So more or less doon umiikot ang ating tema sa ngayon. And in fact, in the previous meetings that we had, ang designated chair for this year's observance ay ang Department of Labor and Employment. Okay. So talagang gusto natin i-strengthen nga yung employment of our PWD community dito sa Zampa. Hindi lang sa Zampa, sa buong Pilipinas. Yung employment at edukasyon and of course yung livelihood nila, especially ngayong panahon ng pandemic. Sir Teddy, you mentioned na hindi pa rin nawawala nga yung ating challenges with regards to discrimination, meron pa rin mga kakulangan no, na serbisyo na nabibigay or pag-unawa na nabibigay sa ating community. So what are the major challenges po faced by the PWD community in Zampen so far? So far, ito hong halimbawa ang kawalan ng istruktura, kasi alam niyo ho, Mamay, sa Republic Act 10,070, ito ay, ang title actually is, this is an act establishing an institutional mechanism to ensure the implementation of programs and services for persons with disabilities in every province, city, and municipality. So, no exemptions ho yan sana na ang
ang mangyayari kapag mayroong ganong opisina, istruktura sa local government, yung mga hinaing, yung mga pangangailangan ng sektor ay natutugunan nitong ahensyang ito sa lokal. Kaya pagkakaya lang, sa halimbawa sa ating Zamboanga Peninsula, medyo napaka-minimal po ng mga nagko-comply na local government. Halimbawa, kung meron man nag-comply, hindi naman siya in accordance with the approved implementing rules and regulations nung batas na nabanggit ko kanina. So isa yon, dahil sa ang mangyayari, umiikot ang mga may kapansanan at sa amin ho, kung saan nila pwedeng ilatag ang kanilang concern, kung saan nila pwedeng ilabas ang kanilang hinaing o whatever na serbisyo na pwede nilang ma-access sa government, although napakarami yung serbisyo sa government, pero yung gagabay sa kanila na ma-access yung programang yun, yun ho ang wala sa lokal. So isang, ako personally and as a member of the sector, isa ho yun sa mga challenges na dapat siguro na-address sa kasalukuyang panahon. Okay, so you mentioned po no sa ating mga LG yung structure na na-mention po ninyo. Isa yun sa mga challenges. Lalo na po, ngayong panahon ng pandemic po ba, wala po tayong mga naranasan naman. Hindi naman po, nagkaroon naman po ng livelihood program for the sector. Isa yan sa panahon ng pandemic, Ma'am Mai. Halimbawa, di po ba ang karamihan para magkaroon ng kabuhayan, magkaroon ng tamang livelihood, pag ang tao ay walang kapansanan, pupwede siyang mag-shift agad-agad. Karamihan ngayon, they are into online jobs, di ba? Nakaka-access na sila. But sa kaso ng mga may kapansanan, doon may kinakaharap kaming challenges. Halimbawa, siguro, hindi masyado doon sa mga taong naka-wheelchair or gumagamit ng saklay para sa kanilang mobility. Pero sa mga taong may kapansanan sa paningin, medyo napakalaking hamon ang online job sa kanila dahil napakalimited ho ng mga opportunities para sa mga taong may kapansanan sa paningin. Unless otherwise, nagtapos sila ng pag-aaral, nagkaroon ng tamang kwalifikasyon, pupwede din naman. Pero maliban doon, isa yun sa mga alam niyo ho, noong nagkaroon, eto hanggang ngayon nasa pandemic pa rin naman tayo, napakaraming na displaced na may kapansanan. Kung ang mga taong walang kapansanan ay naghirap ng husto, lalo na ho sa persons with disabilities, dahil ang issue dyan, hindi kami agad-agad na nakaka-shift into other means of earning. Halimbawa, maski naman nakakakita na may kapansanan, halimbawa siya ay may physical mobility impairment o disability, titingnan pa rin niya yung accessibility ng kanyang workplace. Isang issue yon, Ma'am Mai. That's why, at hindi rin po pwedeng, halimbawa doon sa trabaho na medyo may kabigatan, alam niyo naman ho, may mga limitasyon ang mga taong may kapansanan. So talagang napakarami hong mga hindrances para kami ay sumabay doon sa mga taong walang kapansanan. So with that po, Sir Teddy, how do we address po ba itong mga concern na to? What are the recommendation of the Federation, of the committee, of the sector para po ma-extend nga yung assistance na ito sa ating community? Siguro, Ma'am Mai, isa sa mga nakikita naming isang magandang approach ng government, halimbawa, yung bang kapag sila ay nag-develop or nagbuo ng isang programa at serbisyo tungkol sa mga may kapansanan, imbitahin naman ho nila kami para kami mismo ang nakakahalimbawa. Tulad ng mga ayuda noon na inabot ng ating gobyerno, isang issue dyan, halimbawa, ang may kapansanan ba, gaano ba sila katibay, halimbawa, doon sa mga, mayroon ba silang bahagi ba ng programang iyon, na consider ba nila yung access sa mga may kapansanan na hindi na siya nahihirapan pumila para maka-access ng programang iyon. So, siguro talagang doon pa lang sa planning
ng pagbuo ng programa, dapat kasama na ho kami. Dahil yung mismong persons with disabilities ay nakaka-share ng kanyang mga suggestions kung paano dapat na naipapatupad yung programa ng mas madaling ma-access o makuha ng mga taong may kapansanan. Yun nga po yung inclusion and consideration na dapat makonsider nga ng ating pamahalaan, ng ating local na pamahalaan, local government units, yung inclusion ng ating PWD sector. Paano po ba nakakatulong yung ating Regional Committee for Disability Affairs in terms of providing po no yung needs nating PWDs during this time, like medical supplies po ba and other needs of the PWD? Yeah, actually, ang Regional Committee on Disability Affairs, eh, bawat rehiyon ho yan, meron siya, of the 17 regions, I guess. Ang talagang yung direktang makakatulong, kung ito lang ay talagang halimbawa, titingnan yung mga pangangailangan ng persons with disabilities. Dahil ang miyembro dyan, maliban sa mga national agencies na nasa baba, regional, represented by their respective focal persons ng bawat rehiyon, mayroon, nandyan din ho ang local government. So yung halimbawa, sa issue ng health, bahagi din naman ho ng miyembro din ng RCDA ang Department of Health. So, pupwede nilang matugunan agad-agad yung mga pangangailangan. In fact, in the previous din naman mamay, previous nating observances ng NDPR, talagang nagkakaroon ng parang booth doon na outright, mayroong mga vaccination na wala pa itong pandemic vaccination, yung anti-flu, ginagawa ho yan ng DOH. At karamihan ho kasi ang nagiging concern ng sektor doon sa community level na. So, tama din naman itong RCDA, maskin yun ay community level yung concerns, kasama din ho sa RCDA as member itong mga local government, especially itong mga local social welfare offices. Actually, madalas silang halos in all the meetings they are invited, and may bagong miyembro pa ngayon yung mga persons with disabilities affairs offices, kasama na rin sila. So ito yung nagiging para sa amin nagiging pakinabang ng sector sa RCDA, dahil maliban sa policy recommendation monitoring ang ginagawa nila, pwede naman i-address yung specific concern ng may kapansanan. At tutugunan naman yon ng miyembro nila, yung RCDA member agency, dun na sa baba, halimbawa yung health, etong livelihood, maliban sa dole, di ba mamay, mayroon tayong peso. So, pwede naman nilang tugunan, nandyan yata sa kanila, yung mga vacancies sa ating pribadong sektor. Tulad ng Zamboanga, halimbawa, may mga malls dyan na maraming may kapansanan na nandyan na nagtatrabaho. So, yun nga po. Maganda po no na nagkaroon tayo ng ganitong committee para din po matugunan nga agad-agad yung mga concerns ng ating PWD sector. So kumusta po yung ating livelihood naman? Ngayon po ba meron pa rin talagang kakulangan sa livelihood? Base po ba sa datos natin, livelihood and trabaho para sa sektor? Actually, sa livelihood, hindi naman talagang mayroon kaming access as always, provided of course walang exemption kasi diyan eh, just like any other civil society organizations or sectors, for as long as they have met the requirements, nakaka-access sila ng programa ng gobyerno, halimbawa sa livelihood. Yun nga lang, again, going back to my earlier statement, yung limitation namin brought about by our disability, na may mga certain aspect lang of livelihood within which we can engage. Halimbawa, yung mga trabahong may kabigatan na, may mga restrictions, may mga limitation doon ang taong may kapansanan. So, more or less, halimbawa, pag nag-venture kami into livelihood, like, about for the blind,
ang pinaka-common kasi dyan, nasa massage industry sila eh. Wellness massage. Halimbawa, sana ma-adapt nga ng tourism natin locally or nationally maybe, yung ma-institutionalize yung mga hotels natin sa operating in any parts of Zamboanga Peninsula. Halimbawa, eh magkaroon sila ng special, halimbawa may isang area doon, kasi under EO417, yung Economic Independence for Persons with Disabilities, talagang although yun ay para sa gobyerno na magkakaroon nga ng inventory ng tulad ng Zamboanga. Tingin ko may mga pamamaraan dyan mamay dahil nga di ba nagkaroon ng regional transfer, maraming ahensya ng gobyerno na nalipat sa kabilang city, which is Pagadian City. So may mga offices nagkaroon ng vacancy dyan. Doon sa EO417, kasi I used to be a member of the National Anti-Poverty Commission, Persons with Disabilities Council, for I guess 2 terms ako doon, na ito yung isang executive order na trinabaho namin bilang sektor at inaprubahan naman ng presidente na magkakaroon ng inventory itong mga opisina ng gobyerno. Tapos kung may vacant doon, pupwedeng hiramin ng mga taong may kapansanan para sa kanilang livelihood. Kasi yun ang problema. They have the materials, they have the skills, but saan nila ilalatag? Saan sila mag... Ano yung work area nila? Wala. Kasi kung sasabay naman ang sector sa iba't ibang establishments, halimbawa, commercial establishments in any part of Zamboanga Peninsula, medyo... ang hamon dyan yung rentals naman noon. In fact, I even received a call because mamay, I am also the president of the Philippine Federation of the Blind. So may mga member kami, halimbawa sa Davao, Cagayan de Oro, sa Cebu. Ang naging challenge nila doon, nagkakaroon sila ng massage business, livelihood in some parts of the malls, commercial malls, establishments sa atin. Yung ang problema nila dahil nga nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng restrictions ng tao, ay namomroblema sila ngayon sa rentals ng space na kinuha nila doon sa mall. Dahil nagkaroon nga ng mas mababa ang pasok ng kanilang income, pero may mga issue sila doon, yung rental nananatili. Good enough naman, parang mayroon nilabas na kautusan ng ating gobyerno na hanggat maari, medyo bawasan nila yung tamang rate nila doon. Kasi kung bibitawan naman yon ng may kapansanan, ang space na yon, baka malipat sa iba, mas lalo silang pag ngayon, medyo bumabalik tayo paunti-unti, baka wala na silang space doon sa isang establishments na yon. So, those are actually challenges again in terms of livelihood. Sana nga lang, sabi ko, magkaroon ng talagang issuances, massive issuances of the like halimbawa, airport natin, walang problema sa Zamboanga because visible naman ho dyan, nakikita natin may isang grupo ng may kapansanan dyan na they are actually rendering massage service, which is in effect making them also as well earned, di ba? So, nakakaano sila, kumikita sila, but probably in other, like sabi ko, itong missing link na yung sa wellness tourism, sana marami tayong mga hotels dito. Kung pwede, siguro, hindi naman pagmabigat para sa tourism industry, especially yung private na yung free, siguro at the minimal charge yung rental nila. Kasi doon sa mga hotels, nandun yung tao eh. Nandoon yung client, nandoon yung patrons ng ating mga service oriented group na halimbawa, kasi sa kaso ng mga may kapansanan sa paningin, sa kanila ay service. Ito naman sa ibang disability, like they are engaging into products, so product naman sa kanila. So both areas yan, dapat makita yung products na pinapatronize ng ating publiko at ang serbisyo naman, yes, na dapat din mapatronize din yon. So yun po no, na ano naman natin, na emphasize natin yung needs nga ng iba't ibang needs ng ating PWD sector sa bawat may iba't ibang kapansanan din. So yun na nga, kapag visually impaired, meron ding mga
livelihood na para sa kanila, meron din for others, no, na iba yung iba rin yung kanilang kapansanan. So iba-iba. So dapat ito nga tulad ng nasabi ni Sir Teddy na dapat tutukan din to, or para mas mabigyan ng karapat-dapat na suporta and a livelihood program para sa sector. At saka add ko lang, ma'am, yan, yes, ang dynamics ng sector namin. Mm-hmm. Halimbawa, full of diversity yan. Eh. Yes. Hindi tulad ng halimbawa ang ating senior citizens. Yes. Pag sinabing senior citizen, pag pumasok kayo sa isang community na yan, lahat dyan 60 above. Yes, pare-pareho. Yun lang yun. Pero pag itong disability community, pagpasok dyan, nandun na yung diverse types of disability. Mm-hmm. Na mayroon po pwede sa isa, hindi naman pwede sa isa. Halimbawa, yes. Halimbawa po yung hamon na kinakaharap ng ating mga deaf community. Mm-hmm. Bagamat sila ay, kung titingnan natin, lahat physically they can move as fast as they can. But in terms of employment, in terms of livelihood, pag ang kausap nila, ang community ay walang alam doon sa lingwahe nila, sa manner by which they communicate, which is a sign language, doon na naman nagkakaroon ng parang, kumbaga sa kotse, pipreno na naman. Paano ba, how are we gonna interact with these people? Di ba? Yung mga ganon. So, ako, I guess 4 to 5 years, 6 bucks back, when one mall here called me up and admitted that how can they communicate well with the deaf who happens to be their employee. Mm-hmm. Ang ginawa nila, nag-hire sila, mamay, ng interpreter. So para bang, kasi nakita daw nila, itong mga deaf worker nila, mas sincero at mas marami ang output kaysa sa walang kapansanan. Yeah. Only that they are having difficulty in terms of communicating. Mm-hmm. So ang ginawa nila, nakausap ko mismo yung hinire na interpreter, siya ngayon ang nagre-relay ng messages doon sa boss, doon sa immediate supervisor. Mm-hmm. In effect, nagpa-function ng maayos. So talagang sabi ko nga, parang isang community, disability community, pagpasok dyan, samot-sari ang nandiyan. Alam mo, yes, may mga persons with autism, persons with Down syndrome, persons with visual impairment. Sa visual impairment, may iba't ibang degree dyan. May blind, may low vision, may partially sighted, mga ganon. Mm-hmm. Dito naman sa mobility impairment or to those with physical, meron naka-wheelchair lang, meron parang limping, may iika-ika lang lumakad. Mm-hmm. So those are, kumbaga, the differences, the different types of disabilities when you get into our communities. That's why, sabi ko nga earlier, in the development of programs and services, we have to really be involved. Kasi baka mag-assume yung gumagawa ng programa, ay eto para sa sektor na ito ng magkapansanan. Yung pala, yung isang specific na program na yon, hindi siya applicable doon sa isang specific na kapansanan, uri. Yung mga ganon, that's why it is really but important that we have to be involved. And yung involved namin, we should not just be consulting one type of disability. Halimbawa, para makapture niya, eto na lang, mamay, yung issue ng accessibility law, di ba? So present under Batas Pambansa bilang 344, kung titingnan dyan ang batas na yan, ay ang siniserve lang niya are those persons with ambulatory problem. Wala dyan. How about yung deaf? How about yung persons with visual impairment? Kasi kailangan natin ng, halimbawa, tactile signages. Kailangan natin ng braille markings. Wala yan yata. Medyo silent siya sa batas na yan. Ang sinisiguro lang niya, magkaroon siya ng ramps, magkaroon siya ng elevator, nakakagalaw yung persons on wheelchair. So, more or less, yung taong may ambulatory problem ang nakikater ng Batas Pambansang bilang 344. Halimbawa, sabi ko nga, as always in the previous meetings that we had with the local government and other agencies, halimbawa, sa issue ng disability, yung early warning devices, ano ba naman ang silbi ng sirens? Masing gaano kalakas yan, walang silbi yan sa mga taong may kapansanan sa pandinig. Pero maglagay ka ng blinker, at least alam nila yung blink na yon, may alarm pala. This is carrying a message that we have to move out from this building. Yung mga ganon. So talagang napakalawak na angulo ang dapat tignan pag nag-develop ng programa, livelihood man yan or medical programs para sa taong may kapansanan. Yes.
kasi nga you mentioned kanina po na diverse talaga yung community ng PWD. Sir, with that, ano ba yung ating mga na-prepare na activities for the NDPR week and yung ating mga advocacy po na pinagpapatuloy pa natin? Actually, sa ngayon, nasa process pa tayo ng pagbubuo talaga, ma-concretize yung activity for the whole week. But then again, may mga initial na drafts na tayo. Halimbawa, dahan-dahan, babalik yata tayo doon sa initial. But it still has to be finalized because doon sa initial, halimbawa yung local government, yung Persons with Disabilities Affairs Unit under ng Zamboanga City ay parang they have suggested that doon pa lang sa 17 mayroon na tayo, which is yung mass na yon na regularly ginaganap. But ang alam ko, pag ginagawa yan, mamay mayroon silang halimbawa interpretation doon, yung pari na habang siya ay nagmimisa may nag-i-interpret. Tapos sa 18 doon tayo magkakaroon ng ating motorcade. So after almost more than 2 years, babalik tayo dahan-dahan sa isang mall na gaganapin initially, but there still might be some changes about it. And then mayroon tayong na naka-line up din na DICT papasok for a training somewhere on Thursday, I guess. Tapos, eto nga, pinag-uusapan yung summit na PWD summit. Mayroon pang forum na napag-uusapan. But these are things that still has to be finalized para sa forthcoming activity natin. Sir Teddy, ano yung mensahe natin? Advocacy po na gusto nating iparating sa lahat ng ating manonood and of course sa ating PWD sector. Sa mga tumatangkilik ng programa ito, ang akin hong panawagan actually ay mabigyan lang ho ng pantay na pagtrato ang sektor ng may kapansanan at magkaroon ho ng inclusivity sa atin namang duty bearers, sa ating gobyerno. Magkaroon ng inclusivity ang inyong mga programa. Halimbawa, sa papaanong paraan ho, pag tayo ho ay nagde-develop ng programa, serbisyo, or anumang activity, or maging yan ay especially legislations, sana ho hindi nyo ho makakaligtaan na i-involve kami, dahil kung yan ay intended for us, kami naman ho ay baka naman kami ay makapagbigay ng mga guidance on how that program will run. And sa kapatid ko naman sa sektor, we just have to be assertive. Kailangan ho kailangan natin i-push, itulak ang ating mga karapatan, at hindi ho tayo dapat siguro medyo bang nagdoon na lang sa isang tabi, at isipin ho natin na tayo ay isa ring contributory factor to nation building. So siguro yun ang aking panawagan lang sa sektor. Halimbawa, sa isang community or in any parts of Zamboanga Peninsula, isa ho kasi sa karanasan ko, isa ho sa mga pamamaraan upang tayo ay makakuha, maka-access ng mga programa ng gobyerno, lalo na sa livelihood, ay kung tayo ay buo as a group. Kasi halimbawa, yung DOLE, mayroon silang group assistance para sa livelihood. Hindi ho yun individual eh. So mas mainam pag tayo ay organized sa ating community, and then mas may boses at mas may puwersa kung tayo ay lalapit sa gobyerno para maka-access ng kanila mga programa. Muli po, maraming salamat sa ating panauhin, Sir Teddy Cahill. Maraming salamat po, no? At yun, sabay-sabay po nating gunitain at alamin po lahat po ng mga karapatan at ipaglaban yung karapatan ng ating PWD sector or community ngayong linggo po ng ating National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So muli, nagpapasalamat kami sa Department of Social Welfare and Development and of course kay Mr. Teddy Cahill, our Social Development Officer po ng AVRC, and of course yung President po ng ating ZAMPEN Federation for PWD Sector. Maraming salamat po, Sir Teddy. Maraming salamat din. Ayun. Maraming salamat po, at muli po, salamat din sa lahat po ng ating manonood ngayong araw sa ating programa. And magkita-kita po tayo sa mga susunod pang episodes ng Kapihan na Zamboanga sa SM City Mindpro. Muli, ito si Myra Espinosa
Muchísimas gracias y tiene cuidado a ustedes.